Okay, so welcome back to my Python lecture series. So today we will be discussing about on how to choose correct or good variable names. Okay, so kapag namimili tayo ng variable name, kailangan yung may sense siya sa atin, no? Hindi pwedeng, for example, ang hingi tayo ng input, so katulad last time, input, enter your age, di ba? Kaya natin nilalagay, so for example, age equals input, enter your age, okay? So, walang sense kung sinabi natin input, enter your age, then ginawa natin dito name, di ba? I mean, gagana pa rin siya, for example, printin ko yung name, di ba? Input, enter your age, tapos linagay ko siya sa variable na name, then print ko siya na name, di ba? Pag rinan ko, enter ko age ko, 20, magpiprint pa rin na 20, di ba? Pero, mahirap siyang basahin, di ba? In this case, meron lang tayong 2 lines of code, which is sobrang dali lang basahin, pero, kung imagine nyo na meron kayong 100 lines of code, and then yung pangalan ng mga variables nyo, magulo, wala siyang kwenta. Or mahirap siyang basahin, di ba? So, kailangan, pag gumagawa tayo ng variable names, kailangan meron siyang sense sa atin. So, for example, age, di kung age yung hinihingi mo, di gawin na lang natin yung variable name as age. Di ba? Pero the thing is, wala kasing pakialam si Python kung ano ipangalan mo sa variable mo. So, for example, manghingi tayo ng name of father. For example, then yung ipangalan ko dyan ay quer, di ba? Then print quer, di ba? So walang connection yung quer sa name of father, pero gagana yan kahit anong gawin mo, gagana yan. And for example, kunyari ito sobrang extreme na case lang, so pahirapan natin yung sarili natin. Diba? Yung ipangalan natin sa name of father na input ay XZNAYQ. Diba? So, kung ipiprint natin to, delete ko lang to, gagana siya. So, for example, pangalan Kim, lalabas Kim. Diba? Pero, for example, gagawa din tayo ng isa pang variable, ang pangalan natin na XZNAYW equals input name of mother. Diba? So, print XZW. Okay? So, gagana pa rin to. So, for example, sabi natin Kim and pen, no? So, lumalabas pa rin pen, di ba? Pero the thing is, kung sobrang hirap basahin ng variable na to, XZNAYQ, ano meaning nun, di ba? So, gusto natin na yung variable name natin ay may sense sa atin as nagbabasa ng code. No? So, for example, ito, gawin natin father. Ito, gawin natin mother. Di ba? Mother. So, actually, pwede rin naman na hindi. Di ba? So, hindi naman din kailangan na English siya. Di ba? So, sabi natin mama. Di ba? Ganun. Mama. Variable name pa rin yan. Basta consistent tayo. And also, ang variables ay case sensitive. So, for example, ginawa kong mama to, pero print ko ay mama in capital letters. Gagana yung father kasi gumagana siya. Pero pag yung mother, sinabi kong hello, sasabihin natin na name mama is not defined. Diba? Kasi ang Python or any programming language ay case sensitive yung variables. So, kung ano yung tinype mo na variable name, ay dapat yun din yung itatype mo na variable name sa print statement mo or sa other na functions na gagawin mo. Okay, so, today, summarize natin, we have learned na ang variable names ay dapat may sense sa ating nagbabasa ng code, and ang variable names ay case sensitive. See you again next time.